Magandang araw mga ka-auto. Magpalit tayo ngayon ng strut bar bushing. Ayan, kung makikita niyo yan, stansya na yung rubber. Kaya papalitan natin. So sa mga suki nating taga-subaybay, sa mga mahilig magkumpuni ng sasakyan, yung mga subscriber natin, salamat sa inyo. Panoorin niyo lang kung paano natin ito gagawin. Ito na, natanggalan natin yung mga rubber niya, wala na, medyo manipis na. Tsaka gusto ko lang ipalam sa inyo na itong strut bar, makikita nyo may thread yan, ito thread niya, pwede itong mai-adjust kung sakaling pag naglagay na tayo ng bagong rubber hindi siya align yung gulong sa center ng fender, o kaya design ito para maiusok natin yung itong swing arm sa lower part ng swing arm. Pwede siyang patungo patras o paabante. Design ito para sa alignment ito ng bawat gulong, yung distansya ng gulong sa likuran tsaka sa harap. Ito yung design niya. So pwede natin itong i-adjust pag nagkabit na tayo mamaya, kung medyo lihis yung gulong natin pagbago na yung rubber. So bago natin to ikabit, linisin muna natin to, yung rod ng strut bar saka itong sa swing arm. So ito, nalinis na natin, nalinis na natin yung strut bar saka dito na rin yung mga bushing na bago. Saka yan, pakita ko sa inyo, i-compare natin yung luma at saka bago, malayo na. Manipis na talaga yung luma. So, ikabit natin to. Pero pag nagkabit tayo ng strut bar dito sa swing arm, sa lower swing arm, lower suspension, tawag ng karamihan, kasama na itong ball joint sa lower. So ito yung ball joint, kasama na natin na may bolt dito sa lower suspension. Ayan, seat ito, may mga kasamang bolt ito yung binili, itong seat ng ball joint. Kaya lang titingnan muna natin kung yung mga bolt nito okay ba, kasi may mga bolt na mas maganda pa yung original kaysa yung extra na kasama doon sa bagong parts. So titingnan natin kung okay ba. So, sa tingin ko mas maganda ikabit ang luma, kasi yung luma may sangga siya and may design na parang sangga yan, para hindi iikot yung ulo ng bolt. Yan, oh. May design siya para hindi siya maiikot. Itong bago, wala. So itong lumang bolt ang ikabit natin, kasi hindi ako kampante sa bago. Ito lang luma, mas kampante ako kasi original din siya. So kabit na natin to. Thank you.
Ryan. Tapos na natin na ikabit. Yung susunod nito is magkabit tayo ng wheel hub, yung upper na ball joint, tsaka stabilizer link, tie rod. Pero mamaya na, lipat muna tayo doon sa kabila. Kabit din natin tong isang ano, strut bar. Ayan, kung napapansin nyo, mas madali natin na i-shoot yung bolt ng strut bar dito sa may lower suspension. Hindi katulad nung sa kabila, kanina kung napapansin nyo, inalalayan pa natin ng screwdriver bago natin na ipasok. Pero ito, madali lang, ipasok agad. Tapos retshoot tayo kabit ng bolt joint. So, ibig sabihin nito, may i-adjust dito sa strut bar, yung adjuster niya, doon sa ilalim.